itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang mipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing nilagay sa harapan natin. Kaya sa verse 2. Sige, Tagalog, English, you can emphasize it. Okay, verse 3. Sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Verse 4. At inyong nilimot ang iniaral na ipinagkakapagtalo sa inyong ulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o maglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Verse 6. Verse 7. Na dahil na ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad ng mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama? Verse 9, sabay-sabay din basahin. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. At before you sit down, we already prayed, Mapatid, I want to bring you the message that says, level up, crazy faith. At masabing crazy faith. Pwede na kayo makaupo, Mapatid. Siguro yung salitang crazy sa inyo ay iba yung meaning. Yes. At parang bad words ito sa iba. But when I look the dictionary, mga kapatid, meron palang dalawang meaning ito. Ang salitang crazy ay doon tayo sa maganda. Huwag natin pag-usapan yung isip ninyo, mga kapatid. Yung salitang crazy doon ay extreme action. At magsabi extreme. Extreme. Yung salitang extreme naman ay yung unusual, yung mga super highest degree of, no? Pinakamatindi. Yan, yung salitang Tagalog. Matinding panampalataya. Yung pala yun. Sabi ng amen. So, in our faith, we must to level up. At masabing level up tayo, kapatid. Ang ating kaligtasan church, amen, ay nakadepindi lamang hindi sa mga bagay, kundi ang ating kaligtasan ay nakadepindi lamang sa tumawag sa atin. And His name is Jesus Christ. At masabing amen. Siya ang ating, siya yung ating Diyos na nagatawang tao, mga patid, at siya yung umako ng kaparusahan ng buong sangkatauhan. Wala pa yan si Baby Hera, mga patid, siya yung pinakabunso natin dito. Pero siya'y mapalad dahil kasama siya doon sa pinaulaan ng Diyos ng dugo niya sa Kalbaryo, mga patid, way back 3,000 years ago. Kaya ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, siya po ang dahilan na tayo po'y naligtas at nalinis at napatawad ang ating kasalanan. At masabing thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. That's why si Jesus ang gumawa at sumakda ng ating panampalataya, ang gawa na kinakailangan upang ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kaligtasan na kumplitong isakatuparan ng ating Panginoong Hesus. Because salvation is like a marriage. Aliwala kayo doon? Ang kaligtasan natin ay katulad sa isang kasal. Ito. Wala na itong sa ating kaligtasan sa Panginoon na ating kaligtasan na tamo galing sa Diyos, wala po itong tinatawag na amen. Divorce. Amen. Right.
Annulment. Annulment. Wala po. Right. Dahil minsan lang ang kaligtasan na inoffer ng Diyos sa atin. Amen. Right. Kaya pag ang tao ay umayaw na sa Panginoon, wala pong magagawa ang Diyos. Aha. Pero I'd sad to say, wala ding mas lalong walang maging magawa ang tao mapatid pag wala ang Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Nagsasabing amen. Amen. That's why ang Biblia ay napakalinaw na ang kaligtasan ay may kondisyon, nanay, tatay. Right. Amen. Yes, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, pero may kondisyon. John 3:16, ang sinumang sumampalataya sa Panginoon, siya ay maligtas. Marami mga tao ngayon na walang panampalataya sa Diyos. Ang kanilang panampalataya ay nandoon sa karangyaan, nandoon mga patid sa kayamanan, nandoon sa kanilang mga pag-aaral o saan mga bagay mga patid. Mga tao mga patid na sarili lamang iniisip, pero ang Biblia nagsasabi, magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao pag siya ay maniwala sa Panginoon. In other words, ang salitang pag, yes, if ye believe is a condition sa tao. Right. Maraming mga tao ang nagsasabing kilala ko ang Panginoon, mahal ko ang Diyos, yes, ako'y na alam na may naglikha sa langit at lupa, pero wala po silang panampalataya mga patid, because it must be start, amen, magsimula dapat mga patid ang relationship ng tao sa Panginoon sa pamagitan ng pagtitiwala niya sa Panginoon, amen, sa pagitan ng pag-abide niya sa Panginoon, sa pamagitan ng kanyang pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, sa pamagitan ng kanyang pag-deny sa kanyang sarili sa Panginoon. The Bible says, Jesus said, if he abide in me and my words abide in you, you shall ask anything in my name. And that name was sealed sa buhay natin. Kaya pag ang tao, sabi ng Bible mga patid, if anyone hindi nakatanggap ng Holy Spirit, hindi siya pagmamayari ng Diyos. In other words, outside salvation, hindi pa siya married sa Panginoon spiritually. Kaya hindi pa siya pwedeng maggamit ng pangalang Jesus. Illegal yun. Pero salamat sa Panginoon na sa simula na ating tinanggap ang ating Panginoon, mga patid, tayo'y may karapatan at binigyan tayo ng otoridad ng Panginoon na gamitin ang pangalan ni Jesus Christ sa pag-lay hands, gamitin ang pangalan ni Jesus Christ, amen, sa pag-cast out ng mga kaaway, mga patid, gamitin ang pangalan ni Jesus Christ sa ating mga panalangin, sa declaration, because we are now in our relationship with Jesus. That's why, sa ating paglingkod sa Panginoon, tatay, nanay, young people, we must have a crazy faith. Yung matinding panampalataya. Kasi kung yung panampalataya lang at is or as if you have a faith na patid, kulang yun. Ano sabi niyo, man? There are two words na sinabi ng Bible. Sabi ni Jesus, kahit yung panampalataya mo ay kasing liit ng mustard seed. But when I look at the verse na si Peter, mga patid, ay nagkaroon ng extreme faith. Nung nakita niya na may multo, akala niya multo. Nung nakita niya si Jesus na lumalakad, mga patid, sa dagat, sa tubig, nagkaroon siya ng matinding panampalataya. At anong sabi niya? Kung ikaw yan, Panginoon, pupunta ako dyan sa iyo. At sabi ng Panginoon, sige, pumarito ka. At that's extreme faith na pinakita ni Peter that time. Pero nung siya ay unti-unti nang nalulod dahil nakinig siya sa mga negativism spirit sa kanyang likodan, unti-unti siyang nalulod. Pero sabi ng Panginoon, you little faith. Sinaway siya doon. Kaya ba pinag-aralan mo ito, sabi, Lord, sabi mo, kahit kunting panampalataya, at sa time ng Peter, sinabihan mo siya, maliit ang panampalataya mo. And when I study this verse, mga patid, ang ating pong pagkakilala sa Panginoon, ang ating pong relationship sa Diyos, dapat hindi nag-wave ang ating panampalataya sa Kanya.
At masabing amen. Nasasabi at masasabi ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay maliit kung tayo'y makinig sa mga negative sa labas, kung tayo'y makikinig, mga kapatid, sa mga bad words, sa mga salita ng kaaway, sa mga kasinungalingan ng kaaway, magkaroon tayo ng mahinang pananampalataya kung ating pakinggan. Ganyan sa bumbong ba? Isandal yung ating mga pandinig sa sanlibutan. But church, ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo, amen, ng matinding pananampalataya. Yung salitang matindi, mga patid, ay dapat natin gawin. Bakit? Ang ating panahon din kasi, matindi na ang nangyayari. Matindi na ang ating nakikita. Matindi na ang ating mga nababasa. Matindi na, mga patid, ang mga news. Amen. Hindi na basa-basa. Hindi na po pwede, mga patid, na pananampalataya lang. Hindi lang pwede, mga patid, na okay na to. No! We must have a crazy faith na kahit anong mangyari, Panginoon, sa aking paligid, O Diyos. Ano na nangyari, Panginoon, sa sanlibutan na ito, hindi ako lalayo sa iyo. Marami na tayong mga narinig na patutuo. Hindi ako mapapaloko sa kaaway. Kaya ano mangyari, magiling ko na ako sa Panginoon. Hey! Kahit anong karamdaman yan, hindi ako absent sa church. Pero you know what? It's sad to note na maraming mga tao, mga patid, na puro lang salita. Ang kanang pananampalataya ay hindi nakita sa aksyon. Church, I would like to remind everyone today na kailangan na po natin na magkaroon na matinding pananampalataya na kahit anong yugyug na kaaway, kahit anong gagawin ng kaaway na mahulog tayo. Maripo tayo. Papayag na matitinag tayo. Let's have crazy faith. Extreme. Yung salitang extreme na kahit nakikita mo na parang delikado na, Sister Nicole. Because you have an extreme faith. Huh? Kaya ko to. Nakikita na na medyo delikado na ang paligid. But because you have extreme faith, kaya mong mulatay. Lalo sa mulatay. Kaya mong tumawid sa PC, sa tali, mga patid. That extreme. Diba? Kaya mong tatawid o tatawirin, mga patid. Praise the Lord. At pumunta sa kabilang level, mga patid, ng pananampalataya because you have an extreme faith. Nakita mo na dami ng mga pagsubok, but you have that kind of extreme faith dahil mayroon ka matinding pananampalataya sa Panginoon at ang iyong focus ay nasa Panginoon lang. That's why, mga patid, ang nais ng Panginoon, huwag tayong tumingin sa ating paligid, huwag tayong tumingin sa likuran, huwag tayong tumingin sa gilid natin, tumingin tayo sa Diyos. Amen. Na siyang tumawag sa atin at ilagak natin ang ating matinding pananampalataya sa Panginoon. That was our praise the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Ang susi para maka-move tayo to a high or the next level ng ating pananampalataya ay katulad ito, mga patid, ng isang tao na binigyan ng tsyeke ng taong hindi niya kilala pero yung tsyeke may perma. Karas ka ng ganon? Blank. Oh. Nakalagay 1 million peso. Ikaw ba rin kaya anong gagawin mo? Hindi mo kilala ang nabigay. Ha? Ibabalik mo. Ay, ibabalik, sorry. Ibabalik. May ano naman yan eh, 1 month ano. Mayroong mga taong matagal nang pinagkalooban pero hindi natuklasan yung key, yung susi to live up. That's why yung tao na ito binigyan ng chicken, kapatid, at you know, may niwala siya na siya magkaroon ng million. Mangyayari ba ang million pag itatago lang ngayon? Hindi. Mangyayari ba ang million pag lagay niya lang doon sa kanyang diary? Mangyayari ba yung success kung itatago niya lang, mga patid? So anong gagawin niya para magkaroon ng fulfillment, katuparan? This is the key na nampalataya sa totoo to.
Ang gagawin niya, papunta siya sa bangko. At ipa, palit. Papaka-incash, ang tawag pa. In other words, dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng katuparan na magkaroon siya ng milyon na minsan na niyang nadalangin ilang taon sa buhay niya na siya'y makahawak ng milyon. Pero dumating yung panahon, natupad niya. Bakit? Ginawa niya ng action, hakbang ang kanyang pananampalataya na magkaroon siya, mga kapatid, ng milyon. In other words, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, matagal na tayong inoferan ng Diyos. Matagal na nagbigay at nagkalob ng ang Panginoon sa atin. Amen. Na mga bagay. Amen. Hallelujah. 2,000 years ago. Matagal na nag-offer ang Diyos ng kagalingan, nanay. Matagal na ang Diyos nag-offer. Amen. Hallelujah. Ng prosperity, ng success, ng protection, ng deliverance. Pero ang kulang na lang sa tao ay ang kanyang panampalataya ang nahakbangin ang mga pangako ng Diyos. Walang isa nakita sa Panginoon. Walang isa. Amen. Anak. Kita face to face sa Diyos. Pero bakit naniwala tayo sa Panginoon? Why? Na totoo ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, nasaksihan na natin, nakita na natin ang kanyang mga salita, at ito'y totoo. Nakasabing amen. Amen. Hindi sinungaling ang Diyos. At every simple promise ng Lord, hindi po yung joke. And that is, magkaroon ng katuparan yan sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay nagkaloob sa atin na isang bagay na hindi tayo karapat-dapat. Oh, this is grace, the unmerited favor ng Diyos. Ang panampalataya natin, mga kapatid, sa Panginoon, ito po yung sukli. Ito po yung ating ginawa, katumbas, because we are saved dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Hindi karapat-dapat. Walang ni isa dito at walang ni isa dito ang karapat-dapat. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na kanyang winasak, mga patid. Hallelujah, mga bagay na ginawa ng kaaway sa buhay natin. Kanyang winasak, amen. Ang mga tanikala ng kaaway, mga patid, na dati tayo mga naalipin ng kaaway, pero salamat sa biyaya ng Diyos, tayo'y kanyang niligtas. Palapakan natin ang Panginoon, mga patid. Ang tunay na panampalataya, ang matinding panampalataya, ay hindi magkaroon ng resulta kung wala pong action. Sabi ni James, faith without work is dead. Ang panampalataya na sulong panampalataya lang, yung paniniwala mo sa Panginoon, yung conviction mo, yung paglagak ng iyong buhay sa Panginoon, ay kulang yan kung hindi natin lakipan ng paggawa. In other words, kung nanampalataya tayo, ang Diyos ang mag-protect sa atin, then gagawa tayo ng mga bagay na tayo'y proteksyonan ng Panginoon. Kung naniwala tayo na ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay, mga kapatid, then sumunod tayo sa kanyang kalooban, at ang Diyos ang at ang kanyang kamay ay nandun palagi sa atin. Mike. Dapat sabi, praise the Lord. That will act also and need to act na magkaroon ng matinding panampalataya. Church, there are some people in the Bible na nagkaroon ng extreme or crazy faith. There are three kinds na gusto ko i-share sa inyo. Una, nagkaroon sila ng extreme faith. Matinding panampalataya si Shadrach, Meshach, and Abednego, at even Daniel, mga patid, sa panahon ng compromising situation. They show, pinakita nila sa Panginoon
na ang kanilang pananampalataya ay matindi sa kabila ng compromising situation. Just imagine, papatayin ka, itatapon ka sa hurno, huwag ka lang susunod at magpatuloy sa Panginoon natin. At masabi ng amen. May mga tao, mga patid, na pag ang yung tinatawag na nakukompromise na, minsan nakalimutan na ang marriage life spiritually natin sa Panginoon. Nahaluan na, mga patid, minsan ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero tignan natin ang buhay ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya church, young people, nag-start ng yung pag-aaral sa school, naka-video tayo, pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag yung ikahiya yung apostolic identity ninyo. Lalo na sa mga babae, pagdating sa MAPE, alam ko nandiyan yung PE, naging estudyante din ako, pero huwag yung i-compromise na upang makapasa lang, susunod kayo sa kagustuhan ng teacher, may batas tayo na hindi tayo pwedeng pilitin nila because mayroon tayong munghi kayo sa akin kung kailangan mapatid yung letter from Chen na mayroong exemption ang isang religion of their belief na hindi pilitin mapatid. That's why huwag tayong magpa-compromise yung people na babae. Huwag niyong hayaan na mag-short-short, magpantalon sa campus, mga patid, dahil kayo ay nakipag-marriage na sa Panginoon spiritually. At pasabi ng amen, manindigan kayo, hindi po teacher. Bawasan muna ako ng score. Hindi mo yan pwede gawin dahil mayroon po kaming letter. Sorry, hindi ako letter. Dalhin ko doon sa school mo. Pakita ko sa iyo, principal. Dinatong panahon para matakot tayo. It's about time na magkaroon tayo ng matinding panampalataya. Remain young people, babae, nanay, yung modest apparel ninyo. Huwag po tayo magpa-compromise sa sanlibutan na ito na nais sila, mga pati, na sila ay masunod sa kanilang influence. Huwag tayo magpa-influence sa sanlibutan because we are not of this world. We are not of this nation. We are not of this world, mga pati. Ang sistema ng mundo na ito ay pabulok ng pabulok na. Hindi tayo taga dito. Manatili tayo! Sa nais ng Diyos. Masabing amen. That's why church, maging katulad nawa tayo ni Daniel, Shadrach, and Meshach, Abednego, nagkaroon sila ng matinding panampalataya. They stood still at nanampalataya sa Panginoon at sabi ng tatlong lalaki nito, kung ililigtas kami ng Diyos, purihin ang Panginoon. Pero pag hindi man kami iligtas ng Diyos, manatili pa rin kami sa Panginoon. What kind of faith, what kind of attitude yun? Extreme yun. Papatayin ka na? Sabi ng amen. Iba na nga lang, mapatay sa gutom, ipagpalit lang, hindi lang mag-church dahil lang para makakain. Oras lang ang church. Sabi ng amen. Pero yung mga tao na ito, grabe. Nakita, mga patid, ng Panginoon ang kanilang matinding panampalataya at ang kanyang dedication, ang kanilang dedication sa Panginoon at ang kanilang pag-aasa ay nasa Panginoon lamang, mga patid. Kaya nung sila ay nagkaroon ng consequence ng sanlibutan, nagkaroon naman sila, amen, na matinding reward sa Panginoon. Alright. Church, gusto kong sabihin sa inyo, ano man ang nais na ilagay ng Panginoon ng sanlibutan ito na mga consequences sa atin, huwag tayong matakot. May reward ang Diyos sa atin. Amen. May matinding reward ang Panginoon sa mga anak niya na natiling tapat at nagkaroon ng matinding palampalataya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Oh God, hallelujah. Masabi ng amen. Amen. Eh sabihin mo, mag-uuti ka ngayon. Isang kapatid natin, sinabihan ko siya, Pastor, hanggang Thursday lang ako. Friday, Saturday, Sunday, hindi po ako pwede. Yan ang klase matinding palampalataya. Matindi, may pamilya yan. Pero yung walang mga pamilya, puti, wala yan dito. Mag-overtime ako.
Hanggang ka-overtime, overtime, wala na sa church, hindi na makita. Bakit? Pagod na. Wala ting ubusin ang ating lakas doon sa anak buhay. Dahil mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, oh, nabigyan din natin ng panahon. It's a matter of faith, church. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mga nasa paligid mo, minsan makompromise ka, please, ipakita mo na may matindi tayong panampalataya sa Panginoon. I don't care. Hapon, sabi ko, may conference. Kaya paano ko mabudget yung oras? At sabi ko, Lord, kung ito yung kalooban mo, hindi ako mapagalitan. Pero pag hindi ko ito kalooban, Panginoon, mapagalitan ako. Natapos na patid ang isang araw, walang sermon na dumating sa aking boss. Sabi ko, Lord, salamat. Bayad pa rin yung araw ko. Kahit nandun ako sa revival service, mga patid. At masabing amen. Alam niyo, pag isugal lang, yung salitang sugal, pag yung faith natin, ano ba, anong mangyayari pa yun? Wala akong pakialam. Kaya, hindi akong kinakabahan kahapon. O, nag-bible sa conference, kapatid, praise the Lord. Tumating yung time, o, bayan ba yung araw ko? Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa iyo, mga anak, Panginoon. That's why, we must to walk in an extremely path. Namisa na parang tagilid tayo. Parang delikado to. No. Susubukin natin ang Panginoon ngayon. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid. Ano man ang nakikita mo. Subukan mo. Try mong subukan ang Panginoon sa pamagitan ng iyong panampalataya. Yung matinding panampalataya. Yung panampalataya mo na gagawin na hindi mo pa nagawa kahapon. Hindi mo pa nagawa na isang araw. Try mong gawin ngayon. Makikita mo ang resulta na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Let us say praise the Lord. Praise the Lord. Number two, these people, mga patid, nagkaroon din sila ng extreme faith nung sila, mga patid, nung mga tao nito ay nagkaroon ng karamdaman. Ang isang babae nagkaroon ng 12 years dinudugo. O siguro lapay na yun, o wala nang dugo yung mukha niya, mga patid. Sipin mo, 12 years. Yung blind man sa Book of Luke, same book, nagkaroon ng extreme faith, hindi niya nakita sino, ano ba mukha niya ni Jesus. Narinig lang niya nadadaan si Jesus doon sa Jericho. Excited na siya at nagkaroon siya, kapatid, ng kakaibang naramdaman nung narinig niya ang pangalang Jesus. Diyan mo, ha? Blind man, pero nagkaroon ng matinding panampalataya. Nagkaroon ng kakaibang unusual, nagkaroon ng extreme faith, mapalit, crazy faith sa buhay niya. Buong buhay niya, matanda na siya, mula pagkabata, bulag siya hanggang siya lumaki. Pero that time lang siya, nakaramdam ng pagkaroon ng pagtiwala kay Jesus. Na minsan hindi niya nakita buong buhay niya, narinig lang niya. Anong ginawa niya, mapalit, ang sabi niya, dadaan dito si Jesus. Yung Jesus, susubukan ko in his heart, mga patid. Amen. Hallelujah. Ako'y naniwala. Ako'y nanampalataya na ako'y gagaling. Kaya nung dumaan si Jesus, nagkagulo. Parang sa araw, nagkagulo. Si Enrique yung masakyan, nagkagulo may. Parang ganon. Ha? Oh, ano si Jesus? Pero yung taong ito, yung blind man, wow, nagkaroon ng extreme faith, sabi niya, Jesus! Sumigaw siya. Siguro hindi niya makita. Jesus! Pagkalingin ako. Alam niyo, ang daming taong tumawag sa Panginoon. Nagbanggit ng Jesus, yung taong ito. Yun yung unang narinig ng Panginoon. Nilapitan siya, sabi na naman kailangan mo. Sabi ng tao na ito, makakita lang ako, Panginoon.
Agad-agad, sabi ni Jesus, na-declare ang susi, ano? Extreme faith. Pinagaling siya ng Panginoon. At nung nakita niya ang buong paligid, mapatid, hindi maguhit yung mukha ng isang tao na ito. Ang saya na kanyang nakikita, naramdaman, mapatid. At nagkaroon siya, mapatid, na pag-iingay, na pagpupuri sa Panginoon sa kabila ng kanyang karamdaman, sa kabila ng karamdaman ng babae na ito, because of her extreme faith, na mahawakan lang niya ang laylayan ng Panginoon. Nagkaroon siya ng action. Gumapang siya doon, mapatid, kahit inaapakan na siya, kahit matinding cloud ang kanyang nakita, nagkaroon siya na matinding palampalataya upang mapagaling lamang ng Panginoon. Amen. That's why gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, mga patid, ano man ang karamdaman natin, physical man, emotional, o mga bagay na sumisira at nasasaktan tayo, just embrace sa pangako ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lumakad tayo ng palampalataya na hindi pa natin nagawa kahapon. Try to walk in extreme faith and you will see the result and the reward ng Panginoon. Last, mga patid, in times of economic problem, in times of finances drought, yung babae na ito, yung Shunammite woman, last ng bigas nila, wala na silang kakainin bukas. Pero kanyang niluto ng tinapay. Dahil nanampalataya siya na ang lingkod ng Diyos mayroong, hindi pa siya na-expect ng return because of her honoring, yung pag-honor niya, paggalang niya sa Panginoon at sa tao ng Diyos, kanyang nilutuan. Pero nagulat siya sa resulta. Sabi ng Biblia, umapaw ang langisan. Lagay ng langis, pati yung lagayan ng arena. At nung wala siyang anak, binigyan ng Lord ng anak. Namatay ang kanyang anak, binuhay ng Diyos. Also this, the book of Acts, si Dorcas, mapatid, isang babaeng walang asawa, widow, solo parent, kahit nagkaroon, mga patid, ng economic problem, issue financial, katulad sa ating panahon ngayon, pero hindi siya nawalan ng panampalataya sa Diyos. When you read this life of Dorcas, siya yung babae, mga patid, hallelujah, na kanyang ibininta lahat ng kanyang meron siya upang itulong sa iglesia. She was, and she had a heart, mapatid, may puso siya na magkaroon, mapatid, ng trust, nagtiwala sa Panginoon. And she gave her extreme crazy faith. Sipin mo, last pera mo na, wala ka na magkain, wala ka babayad sa bahay, i-offer mo pa sa Lord. Yan ang klase pa ng palataya. Mga uto. Diba? Okay. Sinasabi niya, ginapalag yun yung ating mga kwarta, pero hindi, sakto yun. Pero pagsubukan natin ng Panginoon, katulad ng mga babae na ito, wow, namatay si Dorcas, nilay hands ng lingkod ng Diyos na buhay. As we church, if we walk in an extreme line, yung delikadong daanan, na minsan parang matitinag yung panampalataya ko dito, ah. Parang gusto ko nung i-grab nito, ah. Pero church, huwag nating hayaan, number one, makompromise tayo. Number two, huwag nating hayaan na dahil sa karamdaman, mawala ng ating panampalataya. Number three, huwag nating hayaan, because of economic drought, manghihina na tayo at sasabihin natin, sabi Jehovah Jireh, pero wala naman, hindi naman nangyari. I-check mo, baka hindi ka anak ng Panginoon. Because I believe, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, tumawag lang kayo sa akin at ako'y tutugon sa inyo at ipakita ko yung mga bagay na dakila na hindi nyo pa naranasan. Church, gusto kong sabihin sa inyo na yung pabor ng Diyos ay nandun sa kanyang mga anak. Ang favor at provision ng Panginoon nandun sa mga lingkod at anak ng Panginoon. Patuloy lang tayo, and it's about time to walk in extremely.
path to have a devoted relationship to God. At may pakita natin sa Panginoon ang ating crazy faith na hindi natin nagawa kahapon. Kada itry ko, subukan ko ang iyong mga pangako. Let's all stand, mga kapatid. Sa ating opening text, dito ako mag-close. Ating nabasa ang Hebrews chapter 12, verse 1 to 9. There will be a rewarding moment sa buhay natin. Maniwala man tayo sa hindi. Ang sanlibutan na ito, nakita natin ang sinasabi, mga kapatid, na Olympics. Sabi kanina, nakikita ko sa news na pangalawa sa history ng Pilipinas, nagkaroon ng gold ang Pilipinas. Pakinggan niyo to. Si Carlos Yolo, nanalo siya ng gold. Grabe ang tagumpay na kanyang naranasan. Ilang bansa, sabi sa news, ang kanyang nakalaban. At that is very rewarding sa buhay niya at maging sa bansang Pilipinas, because sabi dito, pangalawa sa history, nagkaroon ng gold ang bansang Pilipinas sa Olympics. At sabi dito, mga patid, na mayroon siyang matatanggap na premyo, 10 million pesos from the government, million of cash from 3 philanthropy, condo unit, brand new car, house and lot, unlimited airfare, unlimited gasoline, fast food commercial, one franchise of big fast food company, at tunit-tunit taladang mga endorsement ang naghanda sa kanya. Hindi tayo na-impress dito. This is just an earthly reward. Pero hindi ko sinasabi na hindi na kailangan natin to. That's why I encourage every young people to excel. Give it up kayo! Hindi ko kayo pinupost sa Olympics. Pinsan, binibira ko yung bunso mo. Lab, boxing ka kasi magdaling yung ganda yun. Pubog ng katawan mo, lab. Boxing ka. Pero hindi ko kayo pinupost yung encourage sa mga bagay na yon. Ang ating nakitang mga tagumpay reward ng isang atleta na ito. Yes, masasabi natin na ito'y para sa kanya dahil pinagsikapan niya. That's why the Bible also says na walang reward, walang crown of life ang sinumang aatras sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mundo na ito, mga patid, nag-aagawan sa mga kayamanang na uubos, nalalanta, ninanakaw. At it's sad to say, natutuwa nga ang sabi ng Biblia, kahit ma-well-known ka na, kahit makuha mo na lahat ng bagay sa mundo, pero yung kaluluwa mo, ang katumbas naman ito, ay kapahamakan. Useless ang lahat ng bagay. That's why, church, Huwag lamang tayong tumingin sa mga material na bagay. Yes, we need finances. Yes, we need cars. Yes, we need that kind of material things sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na nagkaroon lang tayo ng extreme faith para makuha yung mga bagay na yon. No, ang unahin natin, mga patid, na ating maipakita ang ating matinding panampalataya sa Panginoon, because God has promised already na may mga pangako siya na tutuparin, at mga bagay na yun nakalsaad na yan, mga patid. Hallelujah! Sa bawat isa sa atin na tayo'y pagpalain ng Panginoon, aksyonan lang natin, mga patid, ang ating pagtiwala sa Diyos. Aksyonan lang natin ng matindi ang ating panampalataya sa Panginoon. Kundi tayo, mga patid, makikita natin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng verse 1, tayo'y nabubuklod na makapal na mga witnesses, saksi. Kaya itabi natin, set aside natin yung mga kabigatan natin, church. At samahan natin ng pagtitiis. Yung salitang pagtitiis na ito, dapat ito'y nanganganak.
dapat ito'y dumadami. Naging dapat ito'y productive. Dahil ang tao na hindi naggumagana at dumadami yung kanyang patience, kanyang pagtitis, yun yung mga taong nawawala na. But the Bible is clear that we must to have a patience, pagtitiis, na sustainable. Na kahit nasasaktan ka, okay lang. Manatili pa rin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit nasasaktan ka, kapatid, okay lang. Magpapatuloy pa rin ako mapagamit sa Panginoon. Manatili pa rin akong tapat sa Diyos. Hallelujah. May mga bagay na minsan nasasaktan tayo. But church, let's have a sustaining patience. Sapagkat ating nakikita yung mga taong nauna sa atin, naligtas sila at nalagay sila, mga patid, sa book of or heroes of faith, mga patid, because of their sustaining faith and sustaining patience. Tuloy-tuloy, hindi sila natiso, hindi sila nagtampo, hindi sila nalupay-pay, kahit naranasan nila, mga patid, nagpatuloy pa rin sila sa Panginoon. Church, ang sabi ng ating binasa, mga patid, nakagaya tayo ng isang anak. Katulad tayo ng isang anak na mayroon tayong ama sa langit. Nawas na tayo nagkakamali. Mayroon mga instructions, advices, minsan palo sa atin. Bakit? May mga bagay tayo na hindi na kalooban ng Diyos na ginagawa natin. Pero dapat ating embrace, Lord, please, forgive me, God. Kasi minsan yung anak, pag wala siyang tiwala sa kanyang papa, marami nang sasabihin. Pero pag yung anak matindi ang panampalataya sa kanyang papa, kahit ilagay ng papa ang kanyang anak dito sa palad niya, alam ng anak hindi siya mahulog. Kahit naniwala ang anak na hindi siya kayang ihulog ng kanyang papa. Ah, umulog ako ha. Kailangan ka matakot. Bakit sabi ng Bible, walang ama na nais masaktan ang kanyang anak? Yeah, amen. Andyan ba kayo? Church, minsan idadaan tayo ng Panginoon sa extreme situation. Minsan nakasabit talaga tayo. Symbolically, di man literal nakasabit. Minsan parang delikado ng buhay mo. Pero sabi ng Bible, katulad siya ng ama na hindi nahayaan na mahulog, masaktan, madisgrasya ang kanyang anak. Manatili. Ang susi, manatili lang tayong manampalataya sa Panginoon. God, I have faith in you. Lord, nanampalataya ako sa iyo, naniwala ako sa iyo, Panginoon, na hindi mo ko pabayaan, Panginoon, sa kabila ng mga situation ng aking paligid, sa kabila ng compromising world, sa kabila ng karamdaman, Panginoon, sa kabila ng finances drought, God, ako'y naniwala na ako'y nasa iyong kamay. Hindi mo ko pabayaan. That's a key word. Extreme faith in times of extreme situation. Kaya pag dumating minsan sa mga challenges, magtiis tayo. Kailangan natin sanayin na magtiis tayo. Let's get involved, mga patid, na magkaroon tayo ng patience. Why? We are in a run of faith. Nasa katulad tayo ng takbuhin na ito, mga patid, spiritually, na magpatuloy hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Can we close our eyes sa umagang ito? Church, di ko alam ang iyong mga situation. Maybe you are in a situation na matindi. Extreme situation, crazy situation, but you need also to action or to have sa matinding panampalataya. Hindi ko alam yung situation sa family, a church, there is Father, our High King of Kings, Lord of Lords. Ang nais niya, ang keyword, ang susi lang,
Ilagak natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Na minsan tayo nagkakamali, pinapalo tayo, pinapalalahanan tayo ng Diyos. Why? Engage na kasi tayo sa Panginoon Spiritual. Ayaw niya na mayroon ka bang ibang ibigin. Ayaw niya na magkaroon ka na ibang priority kaysa sa Diyos. Ayaw niya na matukso ka sa mga bagay ng sanlibutan na ito. Ang nais ng Panginoon. Kung nagtagumpay yung unang mga ninuno natin, nagtiis sila. Oh God, hallelujah. Hinarap nila yung mga extreme situation. How much more tayo, mga bati? We have Holy Ghost. We have Holy Spirit. We have the power from on high. Greater is He that is in me than He that is in this world. Mas matindi yung Jesus na lang sa atin, na siya yung sustaining faith natin. Siya yung nagbibigay ng panampalataya sa atin. Siya yung mapatid ang nagabay sa atin. Ilagak lang natin ang ating pagtuon sa Panginoon. Try to action in extremely way of your faith. Yung bagay na hindi mo pa minsan nagawa. Stand still in times of compromising situation. Stay in your faith to God because He is our great healer. He is our great provider. He is our great sustainer. He is our great protector. His name is Jesus Christ. Come on. Come on. Hallelujah, hallelujah. We have little time, kapatid. Pwede tayong, hallelujah, itaas ang ating mga kamay. Come on. Sabi mo sa Panginoon, Lord, give me power in my lamp that will keep me burning, God. Give me oil in my lamp, oh God, na ako'y manatili, Panginoon. Aasa. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sa iyong kapangyarihan. Come on, church. Hindi tayo binigyan ng Lord ng espiritu ng pagiging matakutin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu, amen, ng pagiging doubtful, na pagiging fear, mapatid. Fearful, mapatid, kundi binigyan tayo ng Panginoon ng espiritu na may kapangyarihan, espiritu ng kapayapaan, espiritu ng kagalakan, espiritu, mapatid, hallelujah, na ito'y magbibigay sa atin ng rejoicing heart na tayo'y manatili sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Come on, ang ating paligid naka-experience ng economic problem. Naka-experience, mga patid, sunod-sunod ng karamdaman. Sunod-sunod, mga patid, ang nais ng kaaway. Hallelujah, ang illegal sa Bible ay gusto na lang maging legal sa ating panahon. Nasa compromising situation na tayo, mga patid. But I would like to encourage everyone, huwag tayong maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Manatili tayo sa salita ng Panginoon. Manatili tayo sa katotohanan. Let us walk in our extreme faith. We must to level up our faith. We must to give our heart to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Come on, hallelujah, hallelujah. Come on, musicians. Come on, music team. Huwag kayo magpa-compromise sa sanlibutan. Hallelujah, hallelujah. Come on, leaders. Huwag tayo magpadaya sa kaaway. Let's try to act in a crazy faith na hindi pa natin minsan nagawa. Let's do our task na may panampalataya sa harapan ng Panginoon. Let's do sa kalooban ng Lord na may pagtitiis. Minsan nasasaktan na tayo. Tiis lang. Palawakin mo pa yung patience mo. Ang Lord nga, ilang billions of years na nasaktan sa ginagawa ng tao. But, hindi pa naubusan ang patience ng Lord sa atin. Hindi nagtatampo ang Lord sa atin.
Kaya minsan tayo nakalungkot, marunong pa tayo magtampo sa Panginoon. Sino ba tayo para magtampo sa Diyos? Bilang nasagot ng ang ating panalangin ng Panginoon, nagtatampo na tayo. No! Nakahiya sa Panginoon. Let us embrace this relationship with Jesus. Let us embrace, hallelujah, ng ating ugnayan sa Panginoon, ng ating pagsunod sa Diyos, na lumalakad tayo, amen, in extreme way, extremely faith, kakaibang panampalataya, matinding panampalataya, na hindi mo pa naranasan before, hindi mo pa naranasan mapatid ng buong buhay mo. Try to discover, try to level up your faith. Huwag nating hayaan mapatid na ating panampalataya ay mahulog, amen, malunod, praise God, dahil sa mga negativism ng paligid natin. Church, this is my prayer, na tayo palaging lumago spiritually, na tayo'y pagpalain ng Panginoon, tayo'y manatili, mapatid, praise the Lord, na gumawa ng mga bagay ayon sa kalooban at salita ng Panginoon. Kaya pwede ba itas natin ating makamayin sa harapan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah, hallelujah. Remember na may mga saksi, sabi ng Hebrews, sabi ng ating text. Marami nakakita sa atin. I believe maybe yung ating mga mahal sa buhay na kinuha ng Lord, they are now our witnesses. Nasaksihan nila tayo ngayon na tayo magpatuloy lang, kapatid. Manatili ka lang sa Panginoon. Nag-cheer sila para sa atin. Na huwag tayong tumalikod, huwag tayong manlupay-pay. Dahil totoo na may impyerno at langit. They are the witness now. Sila yung saksi. And the angels of heaven, the patriarchs, the 12 tribes of Judah, the 12 tribes of Israel. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's extend our faith, enlarge, level up your faith, young people, nanay, tatay. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah, sa panahon na ikaw ay nanghihina, sa panahon na ikaw ay, sabi ng Bible, na wala ng pagtitiis, na wala ng lupay-pay. Church, manatili lang tayo sa kamay ng Diyos. Hindi tayo paubayaan ng Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, come on. You can open your mouth, you can pray to Jesus. Hallelujah, hallelujah, declare. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Matagal na prinubay ng Diyos sa mga bagay. Matagal na mga patid, nagbigay ang Panginoon ng gift. Amen, ang susi na lang yung ating extreme faith. Action na natin. Huwag na tayo magtanong sa Panginoon. Huwag tayo magduda sa Panginoon. Gawin natin, mga patid, na may panampalataya, sabi ng Bible, ang lahat ng bagay. Hallelujah, hallelujah. Because without faith, it is impossible to please God. Oh God, oh Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Have your way, God, have your way, have your way. Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. As we offer this time in worship. Habang kayo nanalangin, mga patid, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. As you pray to God, as you worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Keep myself away. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Use me. Keep myself away. Yes, let's give ourselves to Jesus with faith. I give myself away. So you. Yeah.
give myself away. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa sanlibutan. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa panarayan ng kaaway. Let's give this life only to Jesus. Let's give only this life to the Lord that called us. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Yes, Lord. He called us to be His son and daughters. He chose us. He called us to be His one. I give myself. Let's give ourselves to Jesus. Oh, I give myself away, Lord. I give myself to you, because this life is not my own. Ikaw ang nagmamayari ng buhay ko, Lord. Ikaw ang nagmamayari ng aking lakas. Ikaw ang nagmamayari ng aking kaisipan. Ikaw ang nagmamayari ng aking buhay, Panginoon. Ikaw ang nagmamayari at hawak ng aking bukas. Ikaw ang nagmamayari at hawak ng aking future, Lord. Jesus! Can't use me. I give myself away. Come on. Hesitate to give your life to Jesus. Give your life in a crazy faith, in an extremely way of faith, mga kapatid. Yes, yung matinding panampalataya. Yes, yung matinding pagtitiwala mo sa Panginoon sa kabila ng mga challenges sa buhay. Give yourself to Jesus. Myself away. So you can use me. Here I am. Yes, here I am, Lord. Here I stand. Here I'm standing, Lord. My life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. Yes, Jesus. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Yes, Jesus. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself to you, Lord. I give myself away, so you can use me. Take my heart. Yes, Lord, my heart. My life, I am to be living sacrifice sa iyo, Panginoon. Holy and acceptable sacrifice. Come on, hallelujah. God bless your people, Lord. Bless everyone today. Lord, you know our hearts. You know our lives. You know our desires, Lord. We give ourselves. Come on, let's feel the presence of the Lord. He's in the house. He's the man of the house. He's the man of the hour. God is here today. Come on, hallelujah. Hallelujah. Give myself away. So my life is not my own. Life is not my own. To you, I belong. I give myself. I give myself to you. Oh yes. My life is not my own. To you, I belong. I give myself. I give myself to you.
is my desire. This is my desire. My soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way on us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We give you praise. Hallelujah, hallelujah. Come on, purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, have your way, God. Have your way. Church, many witness kasama natin. Kaya sa ating paglalakbay, hindi tayo nag-isa. That's why, yung mga tao na ating nakita kanin, kung kaya nilang ipakita yung matinding panampalataya, how much more tayo? We have the Holy Ghost. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam ko, mabilis ang oras, mga pati. Hallelujah. Pero baka galit na kayo sa akin, last dose na.